kung bakit nandito ka sa video ito dahil gusto mong masagot ang tanong kung ang babae bang kasama mo ngayon is karapat-dapat na hindi mo pakawalan. At kung babae ka naman at nandito ka sa video ito, gusto mong malaman kung ang mga katangian mo ay narito para masabi mo sa lalaking nagmamahal sa'yo na hindi kanya dapat pakawalan. In this video, pag-uusapan nga natin ang 17 na katangian ng isang matalinong babae na karapat dapat na mahalin at ito dapat pag natagpuan mo ay hindi dapat pinapakawalan. Mga ka-Bergs, sa buong mundo talagang kaliwat-kanan ang broken family, kaliwat-kanan ang hiwalayan at nakasasakit ang hiwalayang ito. May pag-aaral na ginawa para malaman ano ba talaga yung kailangan para nasa ganun ang dalawang magkarelasyon is tumagal at magkaroon ng masayang buhay pampamilya. At in this video is ipakikita natin sa inyo kung ano ba talaga ang 17 dapat na maging katangian ng isang matalinong babae nang sa ganun makapag-contribute siya sa kaligayahan at kasiyahan ng isang pamilya. At dahil dito, masasabi ng isang lalaki na ikaw na nga. Number 1, magaling ang utak, magaling mga tuwiran, maraming alam. Aminin man natin o hindi mga ka-Bergs, ang physical appearance talaga ang unang nakikita ng mga lalaki para ma-attract sila sa isang babae. Take note ha, hindi nakikita sa itsura ang magandang personalidad ng isang tao. Kaya kadalasan sa mga relasyon, nabubuo yan ng dahil sa physical appearance o physical attraction sa isa't isa. Pero kapag ka ang relasyon nabuo ng ganyan, kailan at hanggang kailan masasabing magtatagal ang relasyon? Sa dalawang magkarelasyon, kapag wala silang mapag-usapang malalimang bagay, nauubos ang oras nila sa pamamagitan ng physical activity. At hindi yan ang foundation para tumibay ang relasyon ng dalawa. Kapag dumating na ng kailangan na ng mga seryosohang usapan at kailangan na ang mga magagandang idea, diyan lumalabas ang tunay na personalidad o talino ng isang babae na kung saan dahil sa talinong ito, nawawala o hindi na napapansin yung kanyang physical na itsura but instead gumaganda siya sa paningin ng lalaki nang dahil sa napakarami niyang alam. Number 2, ang dating, simple, elegante. Kadalasan kapag ka sinasabing elegante, ang iniisip ka agad natin is yung magagandang gamit na suot-suot ng isang babae. Well mga ka-Bergs, hindi palaging ganon. Sa mga babaeng simple, elegante, makikita mo to sa paraan ng kanilang pagsasalita. Magalang sila makipag-usap sa lahat ng uri ng tao. Kahit sino ka pa, ano ka pa, makikita yung kanyang paggalang kaya mataas ang pagtingin sa kanya at inirerespeto siya ng tao sa paligid niya. Number 3, totoo at tapat. Ang isang lalaki, kapag ka naghahanap na to ng talagang makakasama niya sa buhay, ang unang-unang katangiang hinahanap nila is yung totoo at tapat. Kailangan kasi sa panghabang buhay na commitment o pagsasama is magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Paano kayo magkakaroon ng isang matatag na relasyon kung hindi ka naniniwala o nagtitiwala sa kanya? Isang bagay pa, marami tayong pagkakamaling magagawa ngayon at sa hinaharap. Pagka dumating yung mga ganyang pagkakataon, ang mga babaeng ito ang siyang nagpapatibay at nagtatama ng mga pagkakamali. Sinasabi nila sa'yo kung ano yung mali mo, ano yung mga dapat mong gawin para maisaayos mo yung mga bagay-bagay. Siyempre, ginagawa yan ng babae sa tapat at mahinahong paraan. Dahil dyan, makakatayo ka at makakabawi muli. Bukas sa pagbibigayan at kasunduan. Sa isang relasyon, mga ka-Bergs, hindi maiiwasan ang away o hindi pagkakasunduan dahil yan sa pagkakaiba-iba ng personalidad. Kahit na matagal pang nagsasama ang dalawa, nangyayari at nangyayari talaga na meron silang pinagtatalunan. At dahil sa pagtatalo na yan, hindi madaling mag-stay sa isang relasyon. Madaling mag-stay kapag kapalaging okay ang mga bagay-bagay. Pero hindi ganun tumatakbo ang tunay na relasyon. Babangon at babangon ng problema
at hindi na yan maiiwasan. Dito mo makikita ang isang kahanga-hangang babae na open at bukas siya sa pakikipagkasunduan. Alam na alam niya kung ano yung gagawin at anong sasabihin para magkaayos o maayos ang problema sa pagitan ng dalawang magkarelasyon. Number 5, mabait at nakakaunawa. Base nga po sa pag-aaral ng mga eksperto, mga kabergs, para daw magtagal o tumibay ang isang relasyon, dapat daw na kayo is mabait, mapagbigay, at maunawain. Tama naman po yun, mga kabergs, dahil kapag ka merong ganyang katangian ang kasama mo sa buhay, siguradong titibay ang inyong samahan. Isa pa, maganda rin na nauunawaan ka niya. Para sa panahon na bumabangon ng problema, nauunawaan niya kung ano talaga yung nangyayari at kikilos at magpapasya ang babaeng ito base kung papaano ka nauunawaan. Number 6, hindi nagbabago noon at ngayon. Mga kabergs, linawin lang natin na ang sinasabi natin ditong hindi nagbabago is yung magagandang katangian ng babaeng ito. Kasi may kaugnayan sa hindi magagandang ugali, natural lang na baguhin yon. Kaya pagdating sa magagandang ugali, nagustuhan ka ng asawa mo dahil sa magaganda mong katangian. Kaya maganda sa isang babae na hindi nagbabago ito, mas lalo pa dapat na nadidevelop. Kapag kaganyan kasi ang iyong kasama sa buhay, alam na alam mo kung paano pakikitunguhan ng babaeng ito. Sa panahon na may problema, sa panahon na walang problema, alam na alam mo kung paano siya pakikitunguhan. Sa ganong pamamaraan, nagiging madali sa inyo yung mga bagay-bagay. Number 7, tanggap ka niya ng buong buo. Maraming relasyon sa ngayon, palapintas ang babae. Kesyo hindi magandang manamit yung lalaki, kesyo OA ang jokes, at kung ano-ano pa. Nang dahil dito, nangliliit ang pagkatao ng lalaki at nawawala ang self-confidence. Well, ang babaeng matalino, pwede naman niyang itama. Pwede naman niyang sabihin kung ano yung hindi maganda sa kanyang kapareha. Yun na nga lang, ito dapat is yung sa pamamaraan na kung saan tumataas ang confidence ng lalaki at nararamdaman niya na nagmamalasakit yung kanyang kaparehang babae para ma-develop ang kanyang personalidad para rin naman sa sarili niyang kapakanan. Number 8, ang kanyang relasyon sa magulang. Sabi sa pag-aaral, kung gusto mong makita ang kalagayan ninyo after 30 years bilang mag-asawa, tignan mo yung kanyang magulang. Kung gusto mong makita after 30 years kung paano ka pakikitunguhan ng babaeng ito, tignan mo kung paano siya nakikitungo sa kanyang magulang. Pero hindi ganun palagi ang basis, ha? Ito lang kasi yung panggagalingan kung paano makikitungo ang babaeng ito sa pamilya mo at sa pamilyang binubuo ninyo. Malaking factor kasi yung kanyang magulang at yung kanyang pakikitungo sa kanyang magulang sa magiging ugali niya sa darating na future. Kaya kung maganda ang relasyon ng kanyang pamilya at ang relasyon niya sa kanyang magulang, huwag mong pakawalan yan. Number 9, parehas kayo ng mga pinaniniwalaan. Kahit gaano ka pa ka-attracted sa babaeng ito, kahit gaano pa kaganda para sa iyo ang babaeng ito, kung hindi kayo nagkakasundo sa ugali at mga pinaniniwalaan, siguradong maghihiwalay at mag-aaway lang kayo. Kaya napakaganda na parehas ka na ang babaeng ito is katulad mo ng pinapaniwalaan. Although, iba-iba tayo ng paraan ng pagpapalaki ng mga magulang, iba-iba yung kultura, iba-iba yung lugar kung saan lumaki. Pero kapag ka nakita mo ang babaeng ito na kung saan parehas kayo ng paniniwala o pananaw sa buhay, siguradong maayos ang magiging pagbuo ninyo sa pamilya. Number 10, nagsiselos paminsan-minsan. Sa isang relasyon, natural na ang selos. Nagpapakita rin kasi ito talaga ng pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. Siyempre, sino ba naman yung hindi magsiselos kapag ka nararamdaman mo na hindi secure o maaaring merong kumuha sa iyong minamahal? Ang maganda sa matalinong babaeng ito, yung selos niya is hindi nagagamit para saktan o ikulong yung kanyang minamahal. But instead, ginagamit niya to para mas tumibay sila. Tamang timpla lang ng selos at tamang
timpla lang ng kalayaan. Ngayon, sa pagbibigay naman niya sa'yo ng kalayaan, siguraduhin mo naman na hindi ka talaga gumagawa ng kabalbalan. Number 11, susuporta sa'yo kahit may sarili siyang pangarap. Maganda na pareho kayong may kanya-kanyang goal. Ang maganda sa babaeng ito, susuportahan ka niya ng buong buo kung ano man ang kailangan mo para maabot mo yung pangarap mo. Hindi siya kukontra kung ano man yung ginagawa mo, as long na makakabuti ito sa pagsasama ninyo. Ganun din siya, habang ginagawa mo kung ano yung makakabuti para sa pangarap mo, para sa pamilya ninyo, gumagawa din mag-isa ang babaeng ito para makatulong siya kung paano nyo parehong maaabot ang kanya-kanya nyong pangarap. Natural natatawa sa mga jokes mo. Usually, mga ka-Virgs, ang lalaki talaga ang siyang nagpapatawa sa isang relasyon. Kaya syempre, kapag ka nagpapatawa, mas maganda na talagang natatawa yung iyong kasama. At kapag ang babaeng kasama mo, natural mong napapasaya, natural na natatawa sa mga jokes mo, ay mga ka-Virgs, yan ang tinatawag na you're the one. Syempre, sino ba naman yung gustong nagpapatawa ka pero wala namang tumatawa o hindi naman siya natatawa? Pero kapag kamahal ka kasi ng isang tao o ng isang babae, kahit napaka-simple jokes pa yan o tinatawag na corny, sigurado natural na natural ang pagtawa niyan. Number 13, nananatiling kalmado at napapakalma ka din sa oras ng pag-aaway. Mga ka-Virgs, walang relasyon na walang away at walang gulo. Ang mga pangyayaring ito is natural na sa isang relasyon. Pero ang mahalaga dito is kung paano ba hinaharap o kung paano ba sinusolusyonan sa panahon na pumapasok o bumabangon ang problema at pagtatalo. At take note mga ka-Virgs, ha, sa babaeng ito, hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan. Ang mahalaga, napapakalma talaga niya yung sarili niya. Kapag ang babae, nananatiling kalmado, napapakalma niya yung sarili niya at naitatransfer o nagagawa niya rin pakalmahin o nagagawa ka rin niyang pakalmahin, ay mga ka-Virgs, isa nga yang kahanga-hanga at napakagandang katangian. Number 14, hindi nagtatanim ng galit o ng sama ng loob. Mga ka-Virgs, ang katotohanan, maraming beses pwede tayong magkamali sa isa't isa. Bawat isa sa atin ay talagang hindi maiiwasang magawa yung mga bagay na yan. Kaya sa isang relasyon, napakaganda na mapagpatawad ang iyong kasama dahil sa katotohanan ng buhay na yan. Kapag kakasama mo is talaga namang tunay na mapagpatawad, is talaga namang magtatagal kayo ng panghabang buhay. At makikita mo yan kapag kayong babaeng kasama mo is madali niyang napapatawad yung iba. Nalalaman mong hindi siya nagtatanim ng galit o ng sama ng loob, siguradong ganun din ang gagawin niya sa'yo bilang kasama niya. Number 15, nagbibigay ng oras at lakas para sa ikatitibay ng relasyon. Mga ka-Virgs, isang nakalulungkot na katotohanan na sa isang relasyon, habang tumatagal is nanlalamig at nakikita po natin sa karamihan yan. At ito ang hindi dapat pinapayagan ng magka-partner. Dapat pareho pong mag-effort nang sa ganon mapanatili nila yung init ng kanilang pagmamahalan. Kapag ka nakita mo ang kapareha mong babae na gumagawa ng mga bagay-bagay at nagbibigay ng panahon para sa ikatitibay o sa ikatatatag ng inyong relasyon, masasabi mo talaga na siya na nga. Hindi naman kailangan na palaging garbo ang pagpapakita ng babaeng ito ng pagmamahal sa'yo o effort. Yung mga maliliit na bagay ba, simple text na kung kumain ka na ba, kung nasan ka na ba, okay ka lang ba habang nasa trabaho ka. Kung nagtetext siya ng ganyan mula noon hanggang ngayon, is hindi siya nagbabago. Ibig sabihin talaga nagbibigay ng effort ang babaeng yan. At kapag nakakita ka ng ganyan, hindi talaga dapat pinakakawalan yan. Number 16, may matinding paggalang sa'yo bilang lalaki. Mga ka-Virgs, base sa pag-aaral sa Theocratic Study, ang mga lalaking asawa, ang talagang gusto nito is hindi naman pagmamahal. Ang talagang gusto nito is respeto. Mas binibigyan nila yung halaga ng respeto sa kanila ng asawa nilang babae o kapartner nila kumpara sa pagmamahal. Ano tong respeto na to?
Yan yung hindi kikilos at gagalawang babae nang hindi nila pinag-uusapan ng asawa niyang lalaki o walang approval ng lalaki. Sa madalit salita, ang end decision is manggagaling sa lalaki as a decision maker. Is yan naman, is kung ikaw naman talaga bilang lalaki, is napaka-responsable mo bilang lalaki. Alam mo talaga yung obligasyon mo bilang lalaki at padre di pamilya. At kapag kaganyan ang lalaki, makikita mo itong babaeng ito is talaga naman kung ano yung pagrespeto at paggalang na hinahanap mo, nakaharap man ang tao o walang tao, is makikita at mararamdaman mo. Ang panghuli at ang pang-17 ay yung makajos. Ito yung katangian ng isang babae, mga kabergs, kung bakit niya magagawa halos lahat ng nandyan sa 16 na katangian na isang mabuting babae o isang matalinong babae. Kapag ka makajos kasi ang isang babae, yung 16 na katangian na yan, na ginagawa na yan ng isang babae, is natural lang nilang magagawa. Ibig sabihin na natural, walang kahirap-hirap, magagawa nila ito at maipapakita sa oras at takdang panahon. At kapag ka nagagawa nila yan, siguradong-sigurado magiging masaya yung kanilang asawang lalaki at magiging masaya at maayos ang itinatatag nilang pamilya. O ayan mga kabergs, babae ako. Sang-ayon ako sa ginawang pag-aaral na yung 17 na yan is talagang kinakailangan na merong ganyan ang babaeng kasama mo. At kung halimbawang natagpuan mo talaga yan at meron kang ganyan, kasama mo siya, ay nako, wag na wag kang magloloko, panghawakan mo yan at wag na wag mo siyang papakawalan. Although, ang bawat lalaki is may kanya-kanyang standard kung ano ang babaeng gusto nila. Ganun pa man, siguradong-sigurado naman ako na kung i-check mo lahat yung 17 na yan, is isa yan o kasama yan sa mga checklist mo na gusto mo naman na maging katangian o ugali sana ng magiging kaparehas mo. At kung sakali meron kang katangian na hinahanap na hindi kasama dyan o yung mga bagay na pwedeng gawin ng isang babae na hindi kasama dyan na dapat sana nilang ginagawa, comment down below mga kabirds. Anong sa ganon is makadagdag yan at makatulong sa ating mga viewers na manonood ng video na ito. At syempre kapag nagustuhan mo yung video, bigyan mo naman kami ng likes. At kapag hindi ka pa subscriber, please do subscribe. At syempre panoorin mo pa yung iba po naming mga video. And that's it for today. Thank you very much for watching.